twice as big as me. It's half man, half snake. Bakit? Yeah. I don't believe it. Yeah, but just to be ano ba, on the safe side. Yung ibang customers, sir, talaga pila, sumasama kami sa loob. Ayaw nilang iiwan namin sila. Nung nakikita na namin katawan nila, hindi sila nahihiya. Kaysa naman daw lumubog sila. Hindi siya si Zuma. Hindi rin siya si Galema. Lalong hindi Anaconda. Pero, pinag-usapan siya noong dekada 80. Balikan natin ang kambal ng Robinson's Galleria. Mag-like, share, and subscribe. Eiji! Someday I know that life will get better. Someday the pain will overcome. Don't be afraid that you might fail. Jovelyn Galieno, 23 years old, panganay sa magkakapatid, na kumukuha ng criminology, ay nawala noong August 5, 2022, isang linggo bago nabalitaan na hindi na umuwi si Jovelyn sa kanilang bahay. Siya ay isang empleyado mula sa Robinson's Puerta Princesa, Palawan, na nawala noong August 5, 2022. Maraming nagsasabi na isa siya sa mga nabiktima ng taong ahas. Ayaw ilabas nung pamunuan ng Robinson's Mall ang buong kopya ng CCTV para sana makatulong makapagbigay ng lead sa kapulisan upang mapabilis ang paghahanap nila kay Jovelyn. Ayon sa head ng Anti-Crime Task Force ng Puerto Princesa City na si Richard Ligad, ay meron naman daw binigay na kopya sa kanila, kaya lang parang pinili lang daw ng Robinsons ang gusto nilang ipakita, o sa madaling salita, bitin yung video ng CCTV-ing ipinadala sa kanila. Kasi pinapauwi ko siya madalas 6:30. Sakto yon, kasi every time tinitingnan ko yung phone ko eh. Sakto yung 6:30, sinasabi ako, o sige, out na. Or pagka naman alam ko masama ang panahon, 4 p.m. early, pinapauwi ko na siya. Sabi ko, baka bumulsi, malakas na ulan, uwi ka na. Kasi alam ko, malayo yung inuuwian niya, Santa Lourdes. Ang kaso na to ni Jovelyn ay maihahalin tulad natin sa isang kwentong umusbong sa Pilipinas noong 90s patungkol sa isang artista na nagngangalang Alice Dixon. Idinikit sa pangalan ni Jovelyn Galieno o sa pagkakawala nito ang isang urban legend na matagal nang hindi nasagot. Gaano ba kalalim ang pinag-ugatan ng urban legend ng Robinson's Taong Ahas? Ito ang Taong Ahas na pininiwala ang anak ng may-ari ng Robinson's Galleria. Buhayin natin ang kaso noong at kung sino ang sikat na nabiktima ng Taong Ahas. Siya si John Gokongwei Jr. ang nagmamay-ari ng Robinson's Galleria or any Robinson's Palace or Place sa buong Pilipinas. May anak siya na ang pangalan ay Rubina, na noon ay napag-usapan na meron daw kakambal na ahas. At ang kakambal na ahas na yun ay pinakawalan sa loob ng isang mall kung saan doon nagsisimulang mamiktima ng mga kababaihan. Ito si Rubina Gokongwei Pe, na inakusahan na meron daw siyang kapatid na kakambal or kakambal na ahas. Panoorin natin. The rumor began when the Gokongwei family opened the Robinson store in Cebu. Sa Cebu pala nagsimula. Brother of Rubina. Brother of Rubina.
babae. Ang pangalan daw is Robin. Si Robin, yung tinatawag na taong ahas. Everybody asks me that question, who started the rumor? Most probably, it was spread by a competitor with a very, very sick mind. SM, ikaw ba yan? Everybody to go there. And, nako, if anybody can find that picture, I swear, oh, I'm going to give the entire at doon nga nagsimula na maraming nagpuntahan noon sa Robinson's Galleria at pilit dinudiskubre yung taong ahas. Maraming detective ang nagtangka noong panahon na yon na hanapin yung taong ahas. Sinasabi nila na meron daw siyang tinitirahan sa ilalim ng Robinson Mall na kung saan kapag may nakikita siyang babae na nagbibihes, may pinipindot siya na isang aparato na bumubuka ang flooring at nahuhulog ang biktima. Scary. Isa sa mga kilalang tao ang nabalitaan na nabiktima niya at nakasurvive, nakatakas daw sa mapanuklaw na Robin or ng taong ahas. Ito ay si Alice Dixon. After 3 decades, binasag na ni Alice Dixon ang pananahimik niya tungkol sa balitang Robinson's Galleria. As I was inside the bathroom, I said, tuklaw, tuklaw. I went to Robinson's Galleria Mall and to the department store para mag-browse ng clothing. It wasn't a special day. In fact, it was like any ordinary day. At pagkatapos kong mamili ng mga damit na gusto ko, inassist ako ng isang sales lady and she directed me to the dressing room. I don't really even recall why I was in Robinson's. Kasi sa totoo lang nabibilang sa isang kamay yung ilang beses ako nakarating sa mall nung time na yon. Then somebody close to me and even a couple of fans said or reminded me that the incident actually took place when I was there on a movie shoot. I remember it actually being night. And production told me I needed to change my outfit or go into my costume. And they directed me to the bathroom sa labas ng department store on the 4th floor para magpalit ng damit. Natatandaan ko pa nga na may mga nag-oosyoso sa labas and for some reason, as I was inside the bathroom, I said, tuklaw, tuklaw. Now, yun. Maibahagi ko lang sa inyo, noong panahon ng nabalitaan niya, halos kumunti na yung mga taong nagpupunta sa mall, lalo na sa Robinson's Galleria. Doon na yata halos muntik nang magsara ang Robinson dahil sa balitang yan, dahil sa urban legend na yan. Lalo na't binilang pa ng ilang dekada na wala pa rin linaw yung pagkakatuklaw kay Alice Dixon. Yung kay Jovelina Galliano ay isa lamang black humor na idinikit sa pagkakawala ni Jovelin ng isang linggo. Pero sa ngayon, may malinaw na ebidensya na at malinaw na kasagutan sa pagkakawala ni Jovelin. Ngayon, ang bibigyan naman natin ng linaw ay ang linaw sa pangyayaring Alice Dixon versus Robinson's Galleria. One day or one morning after, my secretary told me na tumawag ang Robinson's representative. Gusto ako kausapin. But I believe they, siguro they wanted to ask me if I had made these comments and these accusations.
But I dismissed it. I dismissed it and I went on with my business. However, the news did not die down. In fact, even months after, pag nakakausap ko yung mga Chinese-Filipino friends ko, they were saying na totoo nga, merong offspring na snake, na half-snake ang Gokinway. And of course, this was usap-usapan lang, right? There was, wala namang pruweba. Dumating din sa panahon na merong balibalita na binayaran daw si Alice Dixon para manahimik. Pwede, pwede. Pero mas maraming naniniwala na totoo yung pangyayari niyo. However, kinontak ako ng Robinson's Galleria shortly after to participate in their digital ad campaign. Now, is this a coincidence? Tama, isang malaking katanungan yun. Inalok siya ng bilang isang digital model. Isang model para sa kanilang digital campaign ng Robinson's Galleria na during that time is nagbabawi na ma-redeem yung credibility na nasira ng urban legend na taong ahas. Pero tinanggihan to ni Alice Dixon. I know a lot of you are going to be saying, ay, ano ba naman yan? Denial na naman. The urban legend or the myth dictates. Kunwari, hindi naman ako nahulog sa trapdoor. Hindi naman ako tumakbo sa corridor palabas ng, you know, papuntang hotel. Hindi din naman ako nabayaran ng 850 million at hindi rin nangyari yung nakat yung pagsasalita ko sa isang TV show when I was trying to explain myself. And here's what happened. Here's what's the truth. There's nobody who's actually witnessed this aside from this urban legend. There's nobody to corroborate this myth. Diba? Wala. It was rumored a few years ago na namatay ang taong ahas sa mall. Lumabas pa nga ito sa YouTube and sa balita. Pero hindi natin ma-disprove yan or proof. But the truth of the matter is, a denial is something that you say if something is actually true. You deny something that is true. But I'm not denying anything because what I'm saying is that nothing really happened. Basta sinabi ko na sa inyo yung truth ko, I told you what happened, and hopefully this is the first and last time I'm gonna need to explain myself or say anything about it. Alright, so that's it. Sinirado na ni Alice Dixon na ang urban legend na kinatatakutan ng maraming batang 80s at 90s tungkol sa taong ahas sa Robinson's Mall. Isa ring malaking parte ng kabataan ko ang urban legend na yan na gusto ko ring ma-disclose sa marami para sa katahimikan din ng mga pangit na balita noong dekada 80 o 90. So, I'm glad sinagot ni Alice Dixon sa ating special guest sa Alice Dixon at sa Team Probe, maraming salamat sa video na nilaan nyo para sa content na ito at sa YouTube. Salamat din at kayo po ang naging daan para sa aking interview sa kanila. Muli, ako ay nagpapaalam. Peace and love. Yung kasamahan ko sa pelikulang Jezebel na si Richard Gomez, he had a movie that came out called Tuklaw. At uso yan noon.